Bruce Lee. Si Bruce Lee nagkaroon ng spinal cord injury. Kung nagkaroon siya ng spinal cord injury, yung kamay niya naiikot. Pwede siya nakatayo, pwede siya nakataba, pwede siya nakatalilid. Yun ay what? Napiprevent kahit paano yung bedsore. Okay? For supporting surfaces, special cushion, pads, mattresses, and beds are believed that relieve pressure on existing sore that can protect vulnerable area for further than that. Gawin, may makikita mga picture na ganyan. The most effective support depends on many factors including the level of mobility ng patient, kung kaya ba niya mag-transfer on his own, yung strength, endurance, flexibility, or ano yung condition ng pasyente that prevents patient from being mobile in bed or ambulatory. It depends on the body build and the severity ng wound ng patient. Baka sobrang bigat ng pasyente, siya mismo hindi niya kaya buhati. No one support surface is appropriate for all people at all situations. In general, a protective padding such as sheepskin isn't thick enough to reduce pressure, but it's helpful in separating parts of the body in preventing friction damage. A variety of foam. The foam that is air-filled or water-filled devices to cushion wheelchair. But avoid using pillows and rubber rings which actually cause compression. Hindi rin gumagamit ito, tinatawag na rubber ring or pillows kasi nagkakaroon siya ng compression na iibig din. Mattress. Doctors often suggest low air loss bed or air fluidized bed. Yung low air loss bed are inflatable pillows or for support, whereas yung air fluidized bed suspend you in an air permeable mattress. Air permeable mattress that contains millions of silicone coated beads. Mga specialized kind ng mga kama to. Yan. Yung mga kama na ganyan, na sabihin, hindi lahat na part ng iyong katawan ay nakatouch sa kama. Kasi it allows air to circulate inside. Yung iba nito, yun nga, yung water o kaya air mattress. Diba? Diba merong air bed? Diba? Merong water bed. Tama? So, tapos may mga parang, alam niyo yung crate, egg crate, lagay ng itlog. Diba? Parang gano'n. Meron isang ganyan doon na, at tapos inflatable pa. Automatic, nag-i-inflate tsaka nag-i-deflate. Which, nag-alternate yung pressure. Which may also help into limit, sabi natin, bedsore. Yan, o. Yung mga kama na yan, automatic, nag-i-inflate at nag-i-deflate. Sa mismo yung nag-i-inflate at nag-i-deflate, ina-adjust lang din yung time, which limits, nakakatulong to prevent bedsore. Okay? Yan, hindi yung ano, yan, may kasama pa yung makina. Diba? Nakakatulong yan pang prevent ng bedsore. Hindi yung mga foam, specialized kind of foam. May nabibili yan dito sa Pinas. Doon na sa may Burol. Ano matawag? Malapit doon sa may... sa pinupuntahan mo. Sa Lush. Meron doong... Parang medical supplies. Malapit sa may Wellcare mo. Merong may pinupuntahan. Gatong gusto mo assistive device, meron. Merong wheelchair, commode, walker, cane, kahit matras na ganito, meron. Diba? Mas magandang gamitin, maganda rin itong gamitin. Kaso yung ibang pasyente, ayaw ng foam. Diba? Mainit. Pumunta kayo sa tahanan ni Maria, maghanap kayo yung mga matatandang naka-foam. Wala. Mas gusto nila, banig. Yung banig, grass. Tama? Nakakayo yung likod nila. Kaya, nagtidevelop siya ng bed. So,
yun ang gusto na matatanda eh. Nakasanayan na lang sa mga probinsa. O yung iba, they prefer paling kasi nga, malamig. Diba? Malamig. Yung kama, o yung foam, medyo may cushion. Pero yung sabihin natin, banig, tapos pinapatungan ng kahoy o kaya kawayan, matigas yun eh. Kapag tumagilid yung ganoon, isa nga, yung banig, nagmamarka sa likod mo eh. Tama? Sa mukha, nagmamarka. Sabihin natin, sa katagalan nun, kaya yung mga kama ng pasyente doon sa tahanan ni Maria, mga banig, pag nag-iwi yun, mapangi. Lalaban mo yun. Lalaban mo, sasabunan mo, lalagyan mo ng konting bleach, tapos ibibilad mo. Maling gagawin mo yun almost every day. Almost every day. Kung ikaw ay lagi ka naka-assign. Kasi meron mo kanya-kanya schedule. Siyempre, pagpasok pa lang ng kwarto ng pasyente, mapanghe, sabihin nun, either umihi matanda or may mga soiled linen doon na hindi mo napalitan. Magre-reflect pa rin sa iyo yun. Sabi nga nila, pagkaon sa tahanan ni Maria, pagka mga taga na itinggil, malinis, mabango ang tahanan ni Maria. Ha? Ewan ko lang ngayon, ganun pa rin ang mangyayari pagka kayo nandun. Pag kayo ang nandun, walang nangyayari kung malpaki ko na, ay, ako malinis na rin sa araw. Masasaktan kayo. Eh, medical sheep skin. Ha? Hindi siya nakakarelief, but it helps. It helps to separate yung skin and part of the mattress, which also helps in preventing it. So, non-surgical, cleaning, ito na, sa paglilinis. This is essential to keep the wound clean to prevent infection. Definitely. Stage 1, wound can be cleansed, gently washed with water and mild soap. Hugas lang. But open sore should be clean with salt water or saline solution each time the dressing is changed. Ba? Saline solution. Pinapalpag panlilinisan. Saline solution. Yung saline solution, pwede ka nabili yung NSS. Meron nabili nasa bote o nasa plastic. Ba? Pag nasa plastic, yun yung ginagawa. Yun yung mismo, pinang i-irrigate nila. Parang ganito, plastic na ganito. Ano ba ito? NSS ba ito? Tama, NSS to, sodium chloride. So, meron yung ganyan, tapos meron sa dito mga may mga tubusan na lang meron. Isawag na nalang na palanggana o pagdya. Kasi hindi mo po pwede po nakatapangan. Huwas mo ng padaray yung pababa. Dapat patagilid. Tama? Para hindi pumasok yung mga dumi. Bakterya sa loob. Dapat patagilid. So, orthopedic. At ako, yung mga pasyente doon nasa kama, bagay yung kama na yung ma-rubberize naman, kita mo, ang sa ilalim nun, batsa. Malaking batsa. Bakit? Malaki yung benzo. Litro ng saline solution tsaka kasama ay bleach ang ginagamit panlinis ng tapenso. Wala na, paloko-loko na rin yung application ng paglilinis sa mga doktor, mga residente na gumagawa niya. Saline solution is available at drugstore or you can make your own by boiling 1 teaspoon of salt in 1 quart of water for 5 minutes. Ito mo yung 1 quart. Isang baso. Sa ice cream, isang quart. Oo, yun. Isang baso ba yun? Isang baso. Mas mo. Parang 300 ml. Parang 300 ml na tayo, no? Kasi isang baso, 250. Diba? Kaya kung... Sabihin natin mo, mataas ng konti sa isang baso, isang teaspoon.
I-boil mo siya for 5 minutes, NSSL. Yun ang magandang panglinis sa sugat. Kasi yung kapatid ko, bumili na lang siya ng ganyan, tapos lumukha ko ng bleach. Diba? Nilalagay na hydrogen peroxide. Sa tahanan ni Maria, ang ginagamit na doon, NSS, hydrogen peroxide, saka bleach. Yung tatlong yun. Misan, medyo masadong ano eh, parang equal yung ano, equal ratio and proportion. Pero hindi eh. Hindi naman kailangan ng ganun karami ng bleach. Yung bleach nga, isang takip nga lang sa isang galong tubig, pwede na eh. Tama? Eh sabihin mo, kung isang litro lang ng tubig, tapos ganoon, pwede na, medyo matapang na rin mo. Binagamit siya as disinfectant. Diba? Kaya pag naglilinisin ba ng sugat, ito, matamoy bleach. Isa nga iba ang ginagamit nila, suka. Oh, suka ginagamit nila. Suka na mayroon po, suka na hydrogen peroxide tsaka bleach. Walang NSS. Ang suka kasi ay what? Weak acid. Weak acid na anong effect niya? Panlinis din yan eh. Yung suka is ginagamit din ng mga lola, mga nanay yan, panglinis ng puday. Tama? Del Monte, cane vinegar. Mas mahal nga lang yung kaya mag-NSS ka na lang. Diba? Ano yan ha? Paglilinis. Kaya, kasi nga sa tahanan ni Maria, maaaring paglinisin yan ng benso. Diba? Sabi siya, pinaglilinis kami ng bedsor. Sabi mo, hindi kami pwedeng basta maglinis ng bedsor. Sa Pilipinas, pwede kang maglinis ng bedsor. Sa ibang bansa, hindi ka basta pwede maglinis ng bedsor. Yan. Tinuro ko na rin sa kanila. Kasi may mga patient sa tahanan ni Maria na may mga bedsor. Pero dito muli, mga wala na eh. Karaniwan ng mga may bedsor, namatay na. Yan. O, after nun, i-boil mo siya for 5 minutes. They can be stored in a sterile container and cool after using, or before using. Avoid antiseptics such as hydrogen peroxide and iodine. Yung povidone iodine. Hydrogen peroxide and iodine, which can damage sensitive tissue and delay healing. Although hydrogen peroxide is used, pero in a weaker form kasi dinilutesan ng saline solution. Yun. Kaya, hindi pwedeng equal ratio and proportion. Mas maraming saline solution, then susunod na ano ay yung hydrogen peroxide and then bleach. Yung ba, ginagamit lang saline water taka bleach. Okay na. Hindi ginagamit ko sa utol ko eh. Nagkaroon yung picto niya ng sugat. Yun lang, minimiss niya. One, second day, third day, magaling niya. Sabi niya, nung pangatlong araw, pinabalik niya dito sa doktor. Sabi niya, kasi sabi, balik daw everyday para linisin. Malilinis. Sabi nung sister nako, di ma'am yung kung ano na lang, brother-in-law ko na lang maglilinis. Ano yung physical therapist yun? Ah, ganun ba? Sige. Nung ika-third day, binalik niya for check-up kasi kung hindi mag-i-heal at di makuha sa antibiotics at titingnan, kasi in x-ray, tinignan kung pati yung buto tama yun, good na hindi tama yung buto. Hindi, puputulin. Puputulin yung bigto niya. Eh, ano bang pinalinis dito? Ay, ano po, saline solution tsaka po may bleach. Bawal. Okay, alam nga niya kung paano mo linis ang sugat. So, kasi physical therapist ko, ah, ganun tayo. Tuloy. Ngayon, magaling na yung paan niya. Dati, amoy patay na taga. Ngayon, is what? Magaling na yung paan niya. Simpleng sugat sa bigto o sa toes,
infected because of diabetes, mabubulok. Pag nabulok, pwedeng sumama sa dumagdamay o pumunta sa buto. Pwedeng sumama sa circulation. Yung infection na nasa dugo, dinamage ang kidney, patay, magdadialysis ka. Tama? Kung bumigay ang bato mo, permanent na yung dialysis mo. Pag wala ka ng pera, patay ka ang bata ka. Buti na lang kung kilala mo si Dr. Arimieto. Buti na lang kung friend mo si Miss Arimieto. Pag close kayo, huwag niyo hawain ito. Pag inawin niyo ito, hindi niyo malilipin sa UMC. Ito, pag ito na ako sa hospital, care of Dr. R.A. Doc R.A. Pag sinabi mo Doc R.A. yun, nanginginig yung mga doktor doon. Kaya ako bisan, mayabang ako doon. Sino po ang ano nila? Meron po kayong doktor dito? Meron po. Doc R.A. Ah, Doc R.A. Matagal na po. Yes, ma'am. Since 1980s. Oh, regular patient ni Dr. Arimieto. Pag sinabi, Eten, hindi mo na kong kwarto dyan. Ako, kuya, walang kwarto. Sweet room, gusto mo? Mukha, sweet room, may intulong, wala akong pambayad eh. Sweet room pa dyan? Ah, sige, kuya, doon na sa dalawahan. Sige, doon na sa dalawahan. Diba? Ay, kasi, meron ako yung record, may marami na. Pakaka ko, hindi lang isang haligi ng UMC amin. Sa dami ng pinagpagamot namin dito. Yan, makilala na lang. Isa yung isang doktora doon na nag-assist yung nanay sa ER pati yung nasa ward. Atin lang, ha? Atin lang. Maganda. Mitsura. Parang concern talaga siya eh. Talagang concern. Sir, kamusta na po si nanay? Uy, nakikinari na siya ngayon. Gusto niya yata maging narinig si nanay ko ha. Tsura ha. Maglaway ka, pero di mo ako matitigma. May part lang ng joke yun. Ha? Pero nakita ko sa uli. Oh, sir, kamusta na po si nanay? Ano, buti po, doktora. Sir, doktor ka ba? Sabi ko, hindi. Parang doktor ka. Eh? Kala mo lang yun. Diba? Kasi, pag nag-uusap kami, nagkakaintindihan kami. Diba? Yun. Kasi, sama loob po ito sa isang doktora. Ang masakit ay yung chat, yung x-ray, dip-dip. Sabi ko, doktora, bakit ganun? Kaya muna, ulit na lang natin mamaya. Ah, ganun ba? Doktora ka. Doktora Gonzales na tayo. Yung pangit. Oh, hindi man. Pero yung isa maganda. Maganda, oh. No. Tama, pagka magaganda yung doktora, nawiwili ako mag-stay sa hospital. Pagka pangit yung doktora, pangit yung ginawa niya, nakakagalitan ko eh. Doktora, may sakit sa kanya? Eh, John, batip di ba pin-extray mo? Damay na rin yung tura mo. Di ba? Kung maganda siya, sabi niya, okay, tama lang kasi yun. Usapan natin na ngayon, ha? Kasi mong kape, hindi naman. Ganun lang ang kagandahan, no? Dahil ba? Sabihin, Betso, nakakapag-relate ka sa kanya. Oh, yung patient mo may Betso. Oh, ma'am, ang Betso po niya, green eh. Bakit? Kita mo yung laman. Ah, doktor, yung Betso po yung grade 4. Grade 4 na ba? Opo, kitang-kita po yung ano eh. Tanggal ko yung balat sa ibabaw. Baliktad, di ba? Kasi pag grade 1, yung top layer pa lang, pag grade 4, kita na yung masin at buto. Medyo manapit po ang ano po, parang mga 2 by, kasi centimeter yung pinin, ano eh, kasi yung mga 1 inch, diba? 2.54 centimeters yan eh. Sabi mo, 2.54 plus 2.54, but 2 inches by 3 inches ang lapad. Kunin yung pinakamalapad at pinakamalaking part.
Kung hindi man yan, hindi man sa diretsong bilog na gano'n eh. Misa irregular yung shape. Basta kunin mo yung pinakamalapad, yung pinaka-widest, at yung pinaka-length. Length times width. Iyon yung pinakalapad gano'ng kalalim. Saan sa? Left buttocks, right buttocks, sa may part ng sacrum, sa shoulder ba, sa ulo, sa heel, sa hip ba, na-identify mo yun kung gaano. Kung nakita, uy, yung patient na to, nireport niya, may bedsor on the right hip, which measures about 2.5, makasabi natin mga 4 centimeters by 3 centimeters, mga 2 inches by 1 ang lapad, diba? Centimeters sa grade 3, grade 4. Ah, magaling po ah. Alam niya kung paano mag-grading ng gano'ng ganito. O, kasi nakita mo nakasulat din doon. Diba? Pero pag tinanong sa'yo, ah, parang, tora, para pong grade 4, grade 3. Diba? Pag-ibig lang niya. Yan. Dapat din i-control mo yung confidence as far as possible. It's crucial to helping sort to heal. If patient is experiencing bowel and bladder problem, you may need to help their lifestyle changes, behavioral program, incontinence path, and by means of medication, which control bowel and bladder problem. Yung removal of damaged tissue, o yung tinatawag natin mo, debridement. Debridement or debridement. Sabi daw dyan ang pronunciation ng debridement. Pero yung iba, sabi dyan, ang correct pronunciation dyan is debridement. The debridement is to heal properly, bone needs to be free of damage and dead or infected tissue. Kaya yung surrounding ng skin, muscle, tinatanggal. Okay? Surgical debridement, doktor, ang gumagawa nito. Procedure that involves using the scalpel or other instrument to remove the tissues. Surgical debridement is quick and effective, but it can be painful to some patient. Kung may pakalandam sila. Kung may ACI at stroke yan, maaaring hindi nila maramdaman yan. Kaya sa akin, ang surgical debridement, it requires scalpel. Okay? Hindi naman kayo pwede gumamit ng scalpel. But in Philippine setting, you may be allowed. Pilipinas pa. Yan. Doctor may use one or more non-surgical approaches to include removing the vitalized tissue with high-pressure irrigation device. Mechanical debridement. Isang gumagamit nga sila ng hiling-hilya. Yun. Hindi naman, yung iba binababad sa tinatawag nating whirlpool tank. Yung whirlpool tank na yun, merong agitator. Yung parang merong motor na kapag binuksan mo ito, parang may bubbles, pa parang pumasok lang sa jacuzzi. Pag yun ay napatapad ko sa may area na yun, it provides mechanical means of removing the dead tissue. Meron siyang saline, salt water yun, tapos iba nilalagyan pa ng povidone iodine. Kaya, ito mo meron. At unti-unting natatanggal, lumalambot yung mga dead tissue, lumulutang-lutang. Pag natanggal na yun, madali sa lilisan kasi malambot yung sugat. Okay? Yung iba naman is allowing body own enzymes to break down dead tissue by automating the treatment. Lalagyan na lang siya ng gamot. And applying topical and brightening enzymes. Tinatawag na enzymatic debridement. Ah? Bisa ginagamit nila yung hydrogen peroxide. Diba? Pag na yung hydrogen peroxide, nilagay mo doon sa outer layer of the wound, parang lumalambot yung labas, tapos bumubula-bula. Sabi mo, pagka bumubula, madumi raw yun. Tama? Pero directly over the tissue, hindi siya ginagamit. Dressing. A variety of dressing, o yung pangbalot, o yung pantakip sa sugat, are used to help protect wound and speed up healing. The type usually depends on the stage and severity. The basic approach is to keep the wound moist, okay, moist
and the skin surrounding it dry. The wound is moist, the surrounding is dry. Okay? Stage 1 sore may not need any covering. Pwede nang dibalutan. Okay? But stage 2 lesions are usually treated with hydrocolloids or transparent semi-permeable dressing that retain moisture and encourage skin cell growth. Okay? Other types of dressing may be more beneficial for weeping wounds and those with surface debris. Contaminated sore may also be treated with topical antibiotic cream. Yun yung mahal. Yung pinabibili sa pinsan ko. Hydrotherapy. Yung whirlpool, bath can also be healing by keeping the skin clean and naturally removing dead and contaminated tissue by mechanical means. Hydrotherapy o whirlpool. Diyan, kailangan ang physical therapist. Yan. Ito, parang part niyo ng ano ito. Dinadala ko sa rehabilitation center, 8-week transfer, yung patient ay ilalagay sa whirlpool tank, bahala yung physical therapist na maglinis noong bedso. Maaaring nanonood ka, nakakatulong ka niyan. Yan. Yan. Diet. Diet with adequate calorie and protein and full range of vitamins and minerals, especially C and zinc, has been shown to improve healing. Protects the integrity of the skin and against breakdown. Doctor may prescribe vitamin C and zinc supplement. Spasm relief. This is essential for both preventing and treating fascial health, alleviates spasticity. Yung pasyente na mga matitigas ang paa at kamay, di ba na stroke na ganyan, hindi sila magkalaw. So, magbibigay yung mga doktor ng mga muscle relaxants that blocks nerve reflexes which help to relax para magkaroon ng some sort of movement yung patient. Yan. Surgical repair. The goal of surgery includes improving the hygiene and appearance of the sore, preventing the entry of the infection, reducing fluid loss through the wound and lowering the risk of future cancer. Siyempre, kung malalaki yung bedsore niyan, dehydrated yan. Bakit dehydrated? Kasi yung bedsore, mamasa-masa yan. Mamasa-masa at yung iyong bedsheet na puti, maya-maya yan, basa na medyo brown or red in color. Misan yelo. Bakit? May nana. Kaya, ang ginagawa doon, para hindi mabasa yung bottom linens, nilalagyan nila ng droshi. Under the droshi is the rubber sheet, which prevent the bottom sheet from getting wet. Right? Yun yung purpose nila. Yung bukod doon, pag nag-wiwi, nag-uo, hindi nababasa yung bottom linens. Diba? And it keeps, sabi natin, the perineal and the bedsore area as clean as possible. Ang problema niyan, minsan yung patient, malaki yung bedsore, pag nag-uo, yung uo mismo, kasama na dun sa bedsore. Diba? Pag hindi mo nalinis ang maayos yan, o siyempre, maraming bakterya yung ating uo. Eventually, contaminates the bedsore, later on, takaroon ng problema yung pasyente natin. Yan. Most pressure wounds are replaced using, repaired using pad of muscle, skin, and other tissue that covers the wound and cushion the affected bone by means of flap reconstruction. The tissue is usually harvested from your own body. Sa katawan ng pasyente mismo. Ang tanong dyan, kung yan ay payatot, anong iyahabis kung masyad dyan? Wala. Kumuha na lang sa baboy. Diba? Prevention. The first step is to work with the nurses and the doctors and other member of the team to develop a plan together with the caregiver that everybody should follow
in order to prevent Benson from happening. Bibigyan ka yan. Pag nagkaroon ng Benson yan, mananagot ka sa akin. Pag nagkaroon ng tightness at contracto yan, mananagot ka sa akin. Merong strict implementation yan. Kasi nga, grupo na kayo eh. Yung pasyente, pagpasok pa lang yan sa ER, stroke to, tawagin ng stroke team. Kasama doon sa stroke team, ando yung PD, ando yung OT, ando yung site, ando yung nutritionist, ando yung physician. Dahil siya nag-work to what? Address the problem of a particular patient. Kung ito may spinal cord injury, ito may stroke, bakit ito may fracture? Diba? Ito, isang komplikasyon na karaniwan nakikita natin, benson. So dapat, bago pala magka-benson, nag-usap-usap na kayo. Paano natin may pebramento? Sabi ng doktor, oh, kailangan. Nurse, ano makailangan? Sabi natin, doc, hygiene, PT. Doc, kailangan nagkaroon ng ano, training program. Yung psychologist, encourage mo, bigyan mo siya ng emotional and psychological support. Occupational therapist, doc, dapat we need to keep them busy. At as much as possible, gumagalaw yung kanyang kamay at paa. Medyo mahirapan, magagawa ko ng programa para maging busy yung kamay niya. Yung nutritionist and dietitian, doc, high protein tayo, vitamin C and zinc. Diba? O, PT. Doc, pagka okay na siya, stable na siya, wala na problema, pwede na tayo mag-transfer. Bed to wheelchair, wheelchair to bed. Diba? So, you know, lahat sila nag-uusap-usap ano ba dapat gawin sa pasyente. Sila nag-usap-usap, ikaw ba kasama? Baling kasama ka, makaling hindi. Ikaw yung bibigyan ng instruction ng doktor. Oh, to caregiver, may ambulate patient with a wheelchair. May allow wheelchair ride. To the caregiver, provide diet that is rich in vitamin, zinc, and protein. From the side, patient needs emotional and psychological support. Be patient. Kasi yung pasyente nasa stage down, anger stage. So, ibig sabihin, lahat ng grupo nag-work out, you will receive instruction coming from them. Diba? Yung tinatawag natin, multidisciplinary approach. Diba? We are not only treating the problem, kay stroke man yan, kay SCI yan, Alzheimer's man, kay fracture yan, arthritis, MS, Parkinson, kung cardiovascular diseases man yan, kung anong problema man yan, isa sa mga problem na ng mga patient na hindi nakakagalaw because of the disease, because of trauma is bad. So, si Christopher Ringan, they believe died of complication of bad soul. You know, ano niyang kinamatay ni Christopher Ringan? Okay na sana kasi yung phrenic nerve niya, nag-i-inflate at nag-i-deflate nga siya. Nakakahinga siya with the heat of the machine. Kaso nga lang, nakarami naman siya nakuha sa wheelchair at manon lang siya. Hindi yung pension niya sa piteno. Palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Eh, paano mo maririlip niya yung pension niya? Kaya niya bang mag itukon yung kamay niya, pit niya at manon siya? Hindi niya kaya kasi mula dito palay siya. Ba? Paano sa magta-transfer mag-isa kung kama from bed to wheelchair or wheelchair to bed? Kaya ba mag-transfer mag-isa? Hindi. May tutulong na sa kanya. Ba? Kung masyado siyang mabigat, meron ng hoist. Yan. May makikita ng mga hoist. Yan. The cornerstone of such plan includes positional changes, along with supportive devices. Yung supportive devices coming from pillows, roll towel, sandbag, kahit yung mga mattresses. Yan. Mga mattresses na pwedeng alaga alternate o yung parang
medical sheep skin yun, mga nakaka-support din yan. Days in inspection. Inspect mo siya. And maximally nutritional, nutritious diet will help patient to prevent infection. Yeah. Yeah, positional changes. Changing your position frequently and consistently is crucial to prevent infection. It takes just a few hours of immobility in a wheelchair or bed for pressure sore to begin to form. Oras lang. Experts advise shifting your weight or shifting your position every 15 to 30 minutes. Kung sa inyo sa wheelchair, and at least once every 2 hours, even during at night. At night naman, hindi ka nakakasigurado kung ilang beses ka mo pa ikot-ikot, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, diretso. Hindi mo alam kasi tulog ka. Yung iba, sa sobrang likot, matulog. Ba, sino malikot matulog? Ikaw, nahuhulog ka pa sa kama. Ha? Yan talaga mga bata eh. Ba? Yeah. If you spend most of your time in bed, dapat nagkakaroon ng papalit-palit na positioning. And physical therapists can advise the best way to position your patient in bed, and but there are some guidelines. Dapat daw, avoid lying directly on your hip bones. Yan. Yung hip bones, magka daw, kasi pag nakahiga ka ng nakasupay ng ganito, malaking pressure doon. Yan. On your side, kung nakatagilid ka, at least mga 23, lie at least 33 degree angle. Hindi man pwede diretsyong-diretsyong pag ano, dapat medyo nakaukulo ka ng konti para nakadistribute yung ibang bigat. Hindi nung pwede diretsyong-diretsyong. Okay. Yan. Support legs correctly. Correctly. Yan. When lying on your back, place a foam pad or pillow, not a donut sheet cushion under your leg from middle of your calf to your ankle. Dito at dito. Pero, small pillow lang. Small pillow and small towel roll. Para, yung pasyente kung nakaigong ganyan, hindi nagtatouch yung kanyang ankle sa bed. Okay? Avoid placing support pillow directly behind the knee. Tagal ko na sinasabi to. Baka call Sir Alex and ask whether it's okay to place pillow under the knee. Naalala niyo exam? Okay. Bukod sa it promotes flexion of the hip and knee, it can also restrict blood flow. Okay. Kaya minsan yung mga pasyente na nakikita ko, advice daw ng kanilang mga therapist, maglagay ng pillow under dito sa tuhod. No. Hindi ko lang masabi, with due respect sa kanila, mga engot sila, huwag maglagay ng pillow under the knee. Sabi siya, sir, bakit ito sabi ng isang therapist ay maglagay daw unang unan sa ilalim ng tuhod? Isang ako, dalawa raw pa po. Ay, huwag na kayo, huwag na kong gawin nyo. Ako na huwag therapist nyo eh. Sino ba ang gusto nyo maging therapist sila o ako? Ikaw, kasi suplado ako eh. I-hire nyo ako, tatawagin nyo ako, tapos ayaw ko paniwalaan. Tura nyo. Yan. Keep your knees and ankle from touching your small pillow or pad. Touching the bed. Diba? Yung pagkikinakaika, nakatagilid ng gano'n eh. So, pag nilagay mo ng pillow, pwede siya nasa neutral position ng ganito. Okay? Avoid raising the head of the bed more than 30 degrees. Isa pwedeng mag semi-Powler's position kasi ang Powler's position ay what? Nasa 45 to 60 degrees. Diba? Kung nasa 90 degrees yan, di lahat ng bigat mo nandun sa puwet. Tama? Tapos matagal. Maraming sabihin natin, in few occasions, in a few minutes, pwede mong ilagay doon. Pero kailangan, the key here is what? You need to reposition your patient every nawin nila as much as possible. Yan. The higher incline the patient makes, the more likely that patient will slide down
mag-slide yung pasyente yung pag ganun. Pag nag-slide siyang ganun, yung mattress ay still or steady, yung katawan ng pasyente nag-slide sa doon. So, nagkukos ng friction. Yung tinatawag natin shearing. Right? Risk of friction and shearing injury. Eh kung ang halimbawa, pasyente mo nakahiga saan? Sa banig. Di ba? Rough yung banig, di ba? O doon. Sa atin, sa pambansa naman, wala namang banig. Dito lang sa atin. Sa mga sa Batangas, sa mga taga-Batangas, marami nang tinitinda ng banig. Use of pressure-reducing mattress or bed. Yung nakakita nyo kanina. Manually change the position every 15 to 30 minutes. Skin inspection, needle inspection, or pressure sore are an integral part of prevention. Inspect the skin thoroughly at least once a day using mirror if you are alone. Kung meron ka nung caregiver, kung may caregiver, of course, ikaw ang gagawa niyan. Some experts suggest examining the skin twice a day or with every repositioning is better. Ha? Nutrition. Recovering from surgery or living with paralysis, you may have a little appetite and eating may be physically difficult. Yan. Yet, it is essential to get enough calories, protein, vitamins, and minerals. And the dietitian will help the caregiver to come up the best diet for this client. Okay, pwede siya mag-try ng try smaller meals. Okay. Take advantage of the times when client feel their best. Kung kailan sila gutom. Diba? Limit the fluid during meals and drink most liquid 30 to 60 minutes before or after patient eat. Hindi mo kailangan in-strict yung mga pasyente yung minum ng tubig. Kasi dehydrated sila. Yan. Consider purine or liquid meals. Consider protein alternatives. Yan. Find comfortable position in feeding his clients and allow sufficient time. Yung siya kailangan madali. Lifestyle changes with smoking, exercise. Daily exercise improves circulation, it stimulates appetite and strength, and you need to work with the physical therapies. Yeah. Support physical and emotional well-being by having a strong support system coming from the member of the team, including the family members. Right? For the family, if a loved one is of a nursing home, hospital, and other care facility, check the person's skin condition, weight, and general care every time they should they visit. If they notice signs of pressure sore or neglect, Ano yung neglect? Napapabayaan. Sino nagpabaya? Yung caregiver. Kung ito, ina-advise yung family members na mag-report for any negligent act or failure of a caregiver to observe and to practice. Kaya, pag nagkaroon sa ng bed sore, that is sign of alert, neglect. Yan. Alert the nursing staff and attending physician or nursing home director immediately. Mayayari ka. The family and members are the best position to monitor and assess the loved one's condition. Tanong doon, kung may nagbibisita sa pasyente? Wala. Kung wala, dapat ang gumawa ng paraan para ma-inform yung mga patient na to na kahit paano ay magkaroon din sila na observe ang patient there sa area.